Okay. I'm going to fast forward. Some of the first thing you said is, you know, qualities of leadership. Okay, so now you've won. You're president. What are the first three things you will do as president? Ako number one kasi yung problema natin ngayon, trabaho. Yung trabaho yung pinaka problema. And the camp, you know, during the entire campaign period, yung overarching same theme of our campaign really is gobyernong tapat angat buhay lahat. Pero it encapsulates a lot of many different things. And yung kakulangan sa trabaho, problema sa edukasyon, problema sa kalusugan. Ito talaga ang pinakabuod nito para makabalik, hindi lang makabalik tayo sa pinanggalingan natin pre-pandemic, pero malampasan natin yung lahat ng problema ang pinagdadaanan. Yung confidence ng tao sa gobyerno niya eh. Yung tao gagalaw, yung investors papasok, pag naniniwala siya na yung gobyerno niya, hindi lang malinis, pero alam yung ginagawa. So ang pinakauna ko talagang gagawin is to convey the message na my administration is serious about the many things that it set itself out to do. Para sa investors, yung level playing field, the assurance na hindi zero tolerance for corruption. Kasi pag inayos natin yung ekonomiya natin, papasok yung trabaho. Yung education, even before the pandemic, we have been faced with a crisis of a magnitude na talagang kailangan talagang tanggapin natin na sobrang sad-sad na tayo. So yung sa akin talaga, magde-declare na ako ng education crisis. All hands on deck. Pagdating sa education, we have been at the bottom rung of almost all the international assessments already. Including when we opened classes face-to-face, right? We were among the last. Yung number one, ngayon hindi pa open lahat eh. Yeah. So sisiguraduhin na bumukas na lahat. Halimbawa, merong McKinsey na study na parang 5 over 10 lang yung efficiency ng online classes. Ito siguro yung online classes niya na hindi pa taken into consideration yung dito sa atin na walang access to so many things. So yung education, yung trabaho, edukasyon, tapos yung health, yung really making sure na handa na yung healthcare system natin sa pag nagkaroon ulit ng surge, handa na yung healthcare system natin to weather any crisis that can be set us in the future. Halimbawa, kahit pandemic lang ang pag-usapan, yung vaccination rate natin ngayon is just 58%. 58% pa lang yung naka-two doses, 16% pa lang yung naka-booster shots. We see what's happening now in Hong Kong, na sobrang grabe nung tama sa kanila ng latest surge nila. And the reason for that is people have been complacent because of the low numbers. Ang vaccination rate nila ang baba. So we don't have to wait for the next surge to happen again. Sisiguraduhin natin na ma-reach na natin yung targets natin. Yung targets natin, kulang pa tayo ng 13 million people because we're targeting 77 million. It's not even a high enough target if you will base it on the targets of other countries. Mm-hmm. Pag tinignan natin yung basics, halimbawa yung testing, tracing, and treatment, there's still so much to be desired. Yung making sure na pag nagkaroon tayo ng another surge, yung testing natin, sigurado na tayo yung contact tracing natin. 2 years into the pandemic, we don't have a centralized database yet. Relatively non-existent, Yung mga iba't ibang mga LGs, may kanya-kanya silang mga contact tracing app. And there's not even an attempt to centralize everything. So, kailangan gawin siya in the first 100 days. Kasi what we don't want to happen is if another surge happens and it's not an impossibility, mm-hmm. Now we will be caught flat-footed again. Tapos halimbawa yung treatment, yung PhilHealth natin, 86 billion ang unpaid as of now. Our hospitals are suffering. Yung numbers natin as to capacity,
sobrang baba pa. Halimbawa, yung number of beds to population ratio, yung doctors to population ratio, marami pa tayong kailangan asikasuhin. Yung rollout ng universal healthcare, you know, the law has been signed 2019. Yeah. Pero sobrang bagal ng rollout. And that's primary healthcare. So those are the things ang magiging target ko na in the first 3 months, in the first 100 days, ma-i-register na lahat sa universal healthcare. Maraming kailangan asikasuhin just in the first 3 months to make sure na ito yung jump off point ng ating administration. Medyo nasa mabuti tayong spot.